Kilala si Coco Martin bilang isa sa napakamahusay na artista dito sa ating bansa. Kilala rin siya bilang isang matulungin sa kapwa niya artista. Kaya ngayon sa video nito mas makilala mo pa siya ng lubusan. Malalaman mo ang mga bagay na hindi mo pa alam sa kanya. Alamin din kung sino itong nakarelasyon niya noon na sinasabing si Coco daw ang ama ng kanyang anak. At sino itong network na tinanggihan siya ng 2 beses. Nanghihinayang na kaya yon ngayon sa ginawa nila kay Coco Martin. Kaya panoorin lang ang videong ito hanggang dulo dahil siguradong marami ka pang malalaman tungkol sa kanyang buhay na ikagugulat at ikaka-inspire mo. Pero bago natin ipagpatuloy, kapag gusto mo ang ganitong uri ng video, makiklik lang po ang subscribe button at ang notification bell para una kang makaalam kapag may bago kaming video. Maraming salamat po. Si Coco Martin ay pinanganak noong araw ng mga Santo, Nobyembre 1, 1981 sa Santa Cruz, Manila, na may tunay na pangalang Rodel Pacheco Lasianceno. Siya ay lumaki sa lugar ng Novaliches, Quezon City sa pangangalaga ng kanyang lula Matilde dahil ang kanyang mga magulang na sina Maria Teresa Pacheco at Ramon Lasianceno ay naghiwalay noong bata pa sila. Naging batang kalye si Coco noon kaya natutunan niyang ipagtanggol ang sarili sa lahat ng sitwasyon. Kaya naging soke ng guidance ng paralan ang lula niya dahil palagi siyang nakakita ng away. Palagi kasi siyang binubuli, kaya lumaban lang siya upang hindi maapi. Bata pa lamang si Coco ay nasanay na siya sa mga gawain sa bahay. Kasi bago siya lumabas ay dapat nalinis na niya ang bahay. At dahil ang kanyang lula ay maliskarte sa buhay, na lahat ng pagkakakitaan ay pinapasukan upang mabuhay. Si Coco minsan ang nangungulikta ng pirang pinapautang ng kanyang lula. Kaya naman namana ni Coco sa kanyang lola ang pagiging madiskarte sa buhay. Noong nag-college na siya ay pinasok niya ang iba't ibang trabaho upang makatulong sa kanyang pamilya at panggasto sa kanyang pag-aaral. Siya ay namimigay noon ng mga flyers sa mall, namimigay ng mga samples ng mga kinde sa gasoline station, nagkakabit ng mga tarpaulins sa mga bars at nagbibigay din ng mga sample ng alak at yose. Pinasok rin niya ang pagiging extra sa showbiz. Naging waiter din siya noon sa isang Max restaurant at doon siya nakita ng assistant ni Johnny Manahan na nakitaan siya ng potensyal na maging isang artista dahil sa magandang ngiti niya. Kaya pinapunta siya sa ABS-CBN para mag-audition at isama sana sa Star Circle Batch 9. Pero hindi siya pinayagan ng kanyang lula dahil gusto ng kanyang lula. Matapos niya ang kanyang kursong Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts. Dahil sobrang mahal niya ang kanyang lula, kaya pinangako niyang tatapusin ang pag-aaral. Noong nakatapos na siya ay nakagawa siya ng kauna-unahan niyang komersyal, pero sandamakmak ang inabot niyang mura mula sa isang direktor at sinabihan pa siya ng bubo. Kasi sa panahong iyon wala pa siyang background sa pag-arte, kaya pinahiya siya sa buong set. Pero sa pangyayaring iyon ay hindi siya pinanghinaan ng loob na huminto na lamang, bagkos ay mas nabuhay ang dugo niya na matuto sa pag-arte. Tuwing may taping ay nandoon siya palagi sa set, pinag-aralan ang mga ginagawa ng mga kasamahan niyang artista, lalong-lalo na sa mga veteranong artista. Kaya siya gumaling umarte dahil hindi siya tumigil na matuto. Siya ay nakapag-indie film noon pero hindi sapat ang kanyang kinikita para matulungan niya ang kanyang pamilya dahil hindi naman ganoon kalaki ang kinikita sa indie film noon. Kaya sinubukan niyang mag-abroad sa Canada, baka doon may angat niya ang estado ng kanilang pamumuhay. Siya ay nagtrabaho doon bilang isang janitor. Kasi sa mga panahong ding yun, ay hindi niya talaga hilig ang umarte. At para sa kanya, isang racket lang ang pag-arte para kumita ng pera. Pero nung bumalik na siya dito sa Pilipinas, ay sineryoso na niya ang pag-arte. At nagkaroon muli ng mga indie film, hanggang sa sumikat at nanalo ng award sa ginawa nilang pelikula. Simula doon ay nakilala na ang pangalang Coco Martin sa industriya ng showbiz. At nagkaroon na ng maraming proyekto. At nabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero hindi lang doon tumigil ang pangarap niya. Siya ay nangarap na maging isang producer at director kasi sabi niya hindi habang buhay siya umarte. Kahit hindi na siya umarte ay may pinagkikitaan pa rin siya bilang pagdidirect sa mga pelikula at teleserye. At kumikita pa rin ang mga pelikulang pinoproduce niya. Kaya pinag-aralan niya ang maging isang director. Hanggang sa nabot niya ang kanyang pangarap na maging producer ng dinidirect niyang pelikula na siya ang bida kaya siya yumama ng husto. Pero bago niya yan narating lahat ay ilang beses rin siyang na-reject. Siya ay 2 beses tinanggihan noon ng ABS-CBN para maging extra sa mga palabas nila. Ang dahilan kung bakit hindi siya tinanggap ay dahil daw siya ay isang sexy star sa mga indie films niya. Pero hindi siya nawala ng pag-asa at sabi niya sa kanyang sarili,
Balang araw mapapatunayan ko rin sa inyo na mali kayo. Siya ay kinuha ng GMA para maging extra at doon siya natuto ng husto. Hanggang sa napansin na ang kanyang husay sa pag-arte nung nagkaroon siya ng award. Kaya kinuha siya ng IBS-CBN at binago ng IBS-CBN ang kanyang buhay. At ngayon isa siya sa pinakamayamang artista dito sa ating bansa. Dahil sa mga diskarte niya sa buhay na hindi tumigil mag-aral upang maabot niya ang kanyang pangarap. At para sa hindi pa nakakaalam, maliban sa kanyang kapatid na si Ronaldo Marte na isang artista, ay mayroon pa siyang kamag-anak na isa ring sikat na artista. Ito ay si Min Mendoza. Sina Min at Coco ay malayong kamag-anak at nalaman lang nila na sila ay kamag-anak sa isang reunion ng mga kamag-anak nila na kanilang dinaluhan. At ito pa, ayaw din ni Coco ng malaking pagdiriwang tuwing karawan niya kasi ayaw niyang maalala ang nangyari sa kanyang ina noong naglabing apat na taon siya. Sa araw ng kanyang karawan kasi, nasa kanyang ina siya sa Pampanga at doon niya pinagdiwang ang kanyang karawan. Naghanda ang kanyang ina, nagluto ng spaghetti, fried chicken at marami pang pagkain. Pero ang mga kamag-anak nila na kanilang inimbita ay walang pumunta. Kaya nasasaktan siya para sa kanyang ina dahil nagsikap ang kanyang ina na maghanda pero walang pumunta. Kaya pinamigay na lamang nila ang pagkain upang hindi masira. Tungkol naman sa kanyang love life, isa si Coco Martin sa may gwapong mukha sa showbiz ngayon kaya marami ang nauugnay sa kanya. Kaya ngayon ay kilalanin naman natin ang mga babaeng nauugnay sa kanya at nakarelasyon. Elementarya pa lamang si Coco ay nagkaroon na ito ng kasintahan. Noong nag-high school siya ay nagkaroon rin ito ng maraming kasintahan. Pero ang tipo niyang babae noon ay yung hindi masyadong maganda. At ayaw niya rin noon sa babaeng sikat sa kanilang paaralan. Kasi may pagkasiloso siya at ayaw niyang may kaagaw. Noong nag-college na siya ay nagkaroon rin siya ng karelasyon. At dito na siya nagseryoso dahil iniyakan niya noong naghiwalay sila. Noong nag-umpisa na siyang pa-extra-extra sa mga pelikula at TV kahit na nag-aaral pa siya, ay naging malapit ang loob niya sa kasamahan niya noon sa isang pelikula na masahista na si Catherine Lona. At dahil bata pa sila noon at dala na rin ang kapusukan, ay may nangyari sa kanila at nabuntis si Catherine. At ang tinuturong ama ay si Coco. Kaya sinusuportahan ni Coco ang bata hanggang sa dumating ang 8 taon na pagiging ama ni Coco sa bata. Ay pinadiin nila ito sa isang kilalang kumpanya. At doon nalaman ang buong katotohanan na hindi pala anak ni Coco ang bata. Gayunpaman dahil napalapit na rin kay Coco ang bata at kahit na ang bata ay biktima rin ng kasinungalingan na ang buong akala niya ay ama niya si Coco Martin, ay hindi pa rin niya tinigil ang suporta sa bata. Matagal nang hindi nasisilayan si Catherine sa telebisyon. At ang huling balita ay nahuli ito ng mga kapulisan sa isang bypass operation kasama ang kanyang ka-live-in. Maha Salvador. Nadikit din noon ang pangalan ni Maha kay Coco noong nagtambal sila sa isang proyekto. At ayon kay Maha na pang boyfriend material umano si Coco. At may chance na maging sila kung sakaling ligawan siya ni Coco. Pero hindi naging sila dahil sa mga panahong iyon ay focus si Coco sa trabaho. Angeline Quinto. Naugnay ang pangalan ni Angeline noon kay Coco noong nagsama sila sa isang pelikula. At inamin naman ni Angeline na gusto niya si Coco. Pero hindi nila tinuloy ang pagkakaroon ng relasyon. At mas pinili na lang nila ang maging magkaibigan. Julia Montes. Sina Julia at Coco ay unang nagsama sa isang teleserye na walang hanggan. At nasundan pa ito ng ilang mga proyekto hanggang sa may naglabasan ng mga artikulo na lumalabas na umano ang dalawa. Pero wala namang direktang pag-amin sa dalawa na naging sila. At mas lalo pang umugong ang balita nung biglaang nawala si Julia sa ere ng mga ilang buwan. At sabi ng mga netizens ay nagkaroon raw sila ng anak ni Coco. Pero yon ay pinabulaanan ng dalawa na hindi totoo at wala naman umano silang relasyon. Pero ayon sa interview kay Julia noong 2021, tungkol pa rin sa kung mayroon siyang karelasyon ngayon. Inamin niya na mayroon siyang karelasyon na isa ring artista, pero di niya sinabi kung sino. Kasi ang paliwanag niya, gusto nila maging pribado ang kanilang relasyon. Dahil kung kanilang isiwalat ay may pilit manggugulo. At tungkol naman sa anak nila Julia at Coco, kung totoo man na mayroon, ay karapatan nila yon na itago nila dahil na rin sa seguridad ng bata. Inilalayo lang nila ang bata sa magulong mundo ng showbiz. Ngayon sina Coco at Julia ay makikitang magkasama sa teleseryeng Ang Probinsyano. Yasi Prisman. Si Yasi ang naging ka-love team noon ni Coco sa Ang Probinsyano. At dahil sa galing nila umarte ay maraming nadadalang mga tagahanga sa kanilang pag-arte.
na buong akala nila ay mayroon na silang relasyon. Pero itinanggi naman ng dalawa na mayroon silang relasyon. Sila ay magkaibigan lamang daw. Yan po mga higala ang mga babaeng na link at nakarelasyon ni Coco Martin. Sabi nga ni Coco sa isang interview, ang buhay niya ay parang action drama dahil sa mga pinagdaanan nito sa buhay. Nanggaling sa mahirap na buhay, nagpursige at hindi tumigil na matuto para sa pangarap. Kaya niya naabot lahat kung ano man ang meron siya ngayon. Hindi rin siya nakalimot na tumulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kapwa niya artista na kakaumpisa pa lamang sa showbiz at sa mga artistang binigyan niya ng pagkakataon na muling umarte. At siya nga pala mga higala kung hindi niyo pa napanood ang video na nagawa ko tungkol sa mga artistang tinulungan ni Coco Martin ay panoorin lang sa link na nasa itaas. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang muna mga higala at maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo sa maikling kwento ng buhay ni Coco Martin. At siya nga pala mga higala once again para sa mga bago pa lang sa channel na ito. Pero gusto mo ang ganitong ori ng videos at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick lang po ang subscribe button at ang notification bell para mas una kang makaalam kapag may bago kaming video na na-upload. Maraming salamat po. Always be safe and God bless you.